natin ng tu lagyan natin ng tubig. Asin. Kasi dyan natin ibabato para hindi mangitin yung puso ng saging. Tapos lagyan natin ng suka. Yan. Suka, suka. So itong puso, buwasan pa natin to kasi makapal pa to eh. Yan. So pa. Ah, pwede na to. Hindi, kunin ko pa. Para ano. Pagluto tayo ng ginataang puso ng saging na may tinapa. Okay. Sagad. Tapos hati sa gitna. Grabe yung ano niya, oh. Yan. Tapos tatanggalin natin tong kanyang puno. Tapos hagayatin natin ng maliliit yung puso ng saging. Tagal na rin na taon hindi ako nakatikim nito. Mga siguro 30 years na. Iwan ko kung 30 years na nga. Sa probinsya nga, malalaki ang gayat nito eh. Pwede na tayo natin maliit lang. Isa din. Tingnan nyo, nangitim na kaagad yung isa. Oh. Ayan. Pero pag nailubog mo sa suka na may asin, hindi yan mangingitim. Piknik na mga kalulahan ko, nakuha ko lang. Yung mga matitigas, hindi ko na masyado sinama. Okay. Itabi, itabi.
Tapos guys, kunting ano lang, gamit kayo ng isang stick. Wala akong stick. Ano yung stick? Ayun, may stick. Tapos, iganoon mo lang, oh. Para mawala yung kanyang mga ano, mga sinulit. Ayan, oh. At saka dahil sa suka, nawala masyado yung sinulit niya. Suka at saka asin. Dagdagan pa natin ng asin para mawala. Pero kung wala yung asin, sigurado ako. Ang kapal ng ano niya, ng sapot ng kanyang dagta. Ayan, oh. O, di ba hindi siya nangitim? Ang inalalahok natin is ito. Buti meron kahit maaga pa. Ito, tinapa. Hihimayin ko lang din siya pagkatapos nito. Kahit ibabato na matagal, walang problema. Yung sa mga lula nga, ang nilalagay nila is ano, mainit. Nawala masyado yung ano niya, dagta niya. Nawala. Babad pa natin para lalong mawala. So, maghihimay tayo ng tinapa. Tinapa daing. Yun po mga mabilisang source dito na pagkain. So, kailangan mong pag-aralan yung mga pagkain dito sa Pinas. Dahil sa 13 years tayo na sa abroad, 14 years. So, bira lang umuwi. Adjustment talaga. Sama natin yung ulo kasi malasa yan eh. Ganyan lang. Ayan, tapos na po siya, hinimay. Hindi ko siya hinimay na maliliit. Kasi gusto ko may makakain ka pa rin eh. Pangit yung sobrang maliliit. Tapos, lalagyan ko siya ng okra sa tanghon. Yan lang po. Tsaka, bumili ako dalawang pirasong niyog. Gata. Magagata natin. So, magagata muna ako. Anin ko muna ito sa gata. Bago ko igisa ito dandahan. Okay? Nagayat ko na yung bawang at saka sibuyas. Prepare na rin yung gata. Ito yung pangalawa. Iyon yung kakang gata. Tapos yung ginayat nating ano. Tawag niyan. Tinapa. Tapos may natuyo. May tuyo na siyang pira kalahati. Iyon. Tapos ano. Binabad ko rin yung sa tanghon para pag ilagay mamaya madali na. Tapos ang atin lang sahog na gulay is. Saan na yun? Ito, sorry. Matakpan. Sorry guys. Kasi excited. Yun, okra lang. Walang sita, walang ano eh, walang saluyot. Saluyot sana, kaso wala eh. Yan lang, tapos hugasan na natin to. Para upisan natin igisa. Yun, lambot na niya. Wala na yung mga dagta-dagta. At saka yung kanyang ano, sapot. Okay. Maskip lang yung kusina ko eh, maliit lang. Di bali next year, lipat tayo sa malaking bahay. Tapos bigaan natin. Diba? Yan yung sabaw niya. Wala na yung sapot niya. Ah, sa suka siguro, tsaka sa asin nawala yung sapot. Pa. Okay, so na tayo. Gisa. Ang lakas ng apoy. Oh yeah.
natin yung puso. May na yung sahog. Yun siya na guys, matikip yung aking kusina. Pero yung iba yan, nilalagay gata muna, pero ako unahin ko ito. Isangat ko sa konti bago lagay yung gata na pangalawa. Maganda natin sa pagbibigay ba ito kung ng konti saan. Sa mantika. Yun na siya, nalagay ko na yung pangalawang gata. Ipanghuli natin itong kakang gata pag ito luto na siya. Yan. Okay. Balikan mamaya. Ayan na siya. Ayan na siya, kumulo na. Ayan. So, hintayin natin maluto at saka matuyo. Tapos ilagay yung okra. Ay, sutanghon pala muna, sorry. Sutanghon, ayan o. Yan, malambot na siya. Yan, pwede nang gupitin. Tapos, sabay ko sa okra at saka ano. Yan o. Yan, tingnan natin. Oh, lala. Pwede na. Pwede na nilahok lahat ng sahog. Lagyan na natin ang okra. Medyo natayo na siya. Pag-away sa bawang pangunti. Ayan. Okra. Ang sotamon. Sabay-sabay na natin yan para sabay maluto. Para may sabaw hindi masyadong tuyo. Kasi ang version talaga nito is tuyo siya. Dahil sa sotamon. So, iniba ko. Para may sabaw-sabaw ng buti ang gata. Ayan. Ihalo na natin itong ating tinapang. Ayan. Okay. Ito na siya yung pinakadabis sa lahat. Yung ilalagay mo na yung pinakakakang gata. Oh. Tapos pakuluan natin ng mga dalawa o tatlong bisis para magputik, kaya maglagkit, ika nga mag-creamy. Okay. Itabi ang hugasan. Ayun, di ba? Ano? Wala yung sabaw. Mukhang habang-buhang ng bukas namin ito magkamakainin. Ang dami pala. Kala ko konti lang. Kala di konti. Para sa gata. Ito na siya guys. Luto na. Tuyuan lang ang hirap nang walang tagahawak. Ayun, hirap nang walang tagahawak ng camera. Ayan, luto na siya. Pwede nang lantakaan. Sinsya na po, bumigay yung camera, yung hawakan. Ayun, okay na. Luto na po. Kakain na. Okay. Let's go. Na po siya. O, yan. Yan na yung okra. Ito na yung tawag nito. Yung tanghon. Saka yung
Limutan ko lagi yan eh, tinapa. Sinsya na po. Puso ng saging with tinapa. Ginisa. Na may gata. Tara, kain tayo.